Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin para sa mga Virgo. Ayan, Sun, Moon, and Rising. Be sure to check your natal chart, yung iyong rising sign, sun sign, and moon sign. Ayan. Maganda kung i-view or papanoorin mo rin yung mga signs mo na yon dahil maaaring ito yung magbigay ng messages para sa'yo. Okay, ano yung mga effect? Actually, meron na akong reading na ginawa dati, nito lang, about the effect of new moon and full moon ngayong October 2024 sa'yo, Virgo. And i-check mo na lang dun sa uploaded kong videos. Pero ito kasi magkoconcentrate tayo dito sa solar eclipse and yung effect din ni black moon Lilith sa placement niya ngayon. Okay, so let's start your reading. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang. Meron tayong special channel for Virgo, virgophilippines@gmail.com. Sorry. Yung email address na nabanggit ko. I mean, yung channel is Virgo Philippines. Please do subscribe na lang din doon. Okay, let's start your reading. Ang focus nitong solar eclipse, actually, ito ay nasa sign ng Libra. By the way, ang date nito ay October 3 dito sa Philippines. Sa ibang part of the world is October 2 nangyari itong solar eclipse. Pero yung mga changes pwedeng weeks before pa nitong solar eclipse, pwedeng nangyari ng iba. Yung iba naman, ito nagsisimula na or during this month of October. Pero ang effect niya, pwedeng maramdaman mo until April of 2025. Okay, so itong new moon natin ngayon na nagaganap is not just a new moon, but rather solar eclipse. So, importante siya. Okay? May event na. And also, this is happening in the sign of Libra, no? Some of you, pwedeng yung main agenda nito is an ending of something like maybe relationship, partnership, no, or any secret relationship, connection, pwedeng mag-end yan ngayon. Maybe this is the time wherein you will put an end towards this, kumbaga. And pwedeng yung ending hindi maging maganda para sa iba. Yung iba naman, pwedeng a start of a relationship, connection, a secret relationship, ganyan. And if ever na nagkakaroon na ng ending or nagkaroon na ng changes, there's a new beginning right after that. Kasi alam mo, yung mga ending, kailangan talaga yan, necessary talaga yan. Kailangan talagang gawin yung mga ending. Why? Kasi pag ginawa yun or nangyari yun, there's a new beginning na mas magre-resurface para sa'yo or mas dadating sa buhay mo. Okay? So, for you, Virgo, ang maaaring maging effect nito, this is the time wherein papasok ka sa period na medyo magiging strong ang iyong aura, no? Especially sexually. Maraming tao ang magkakagusto sa'yo, clients, friends, people around you. Like, if ever that, you know, pwedeng hindi ka naman, kahit hindi ka magpapansin, no? Pwedeng magpapansin ka ng mga kaibigan mo or mga, maybe people from your community or family mo, mapapansin ka nila. And everyone will find you attractive. And if ever na ikaw ay, you know, may mga money na may kinalaman sa inheritance, yan, pwedeng ngayon lumabas itong mga ito or maibigay sa'yo. Also, yung iba, there's possibility of surgery na may sa katuparan, any kind of surgery, no? This is the period of your life na pwedeng tatapusin mo yung mga bagay na gusto mong tapusin. And some of you uh
some of you, there's a possibility of new beginning din pagdating sa iyong partnership na may kinalaman sa pwedeng business, property, ayan. Yung iba naman, ayan nga, either ending or new beginning na may kinalaman sa business or partnership or maybe relationship. Diba? And if ever that there's unfinished business or pag-uusap with regard sa past people or past relasyon sa buhay mo, maybe yung ex-wife mo, ex-husband, maybe now is the right time na mag-put ng action or lalagyan ng action itong mga ito. But be careful nga, kasi ngayong iba, pwedeng an ending of a relationship because you finding out ang connection regarding a friend, maybe friend ng person mo or you, your friend, yan, pwedeng magkaroon ng attraction dito sa iyo at sa person na to, and yung communication na yon ay pwedeng makita or malaman or gustuhin na ilagay na natin ito sa parang deeper level of commitment, connection, partnership, ganyan. And maybe that is a connection na may kinalaman sa friendship or group of people sa buhay mo na you belong to. And I feel like ayaw mo na kasi bigyan ng limitasyon ng iyong sarili pagdating, maybe kasi may mga nagiging limitasyon na, ano, na pwede may kinalaman sa work. Or maybe if you are in a relationship, yon. Kasi pwedeng nagiging limitasyon kung bakit hindi may isa katuparan yung isang connection for you na pwedeng may kinalaman sa iyong, yung iba para kinalaman sa past, pero okay lang kahit wala. But the way I see this, you are more rebellious during this time at nandun yung kagustuhan mong mag-take ng actions regarding this. So if ever naman na you are in a relationship tapos yung person ang nakakonect mo, yung pwedeng malaman mo yung connection niya sa iba, and there's a possibility that, you know, I mean, mas okay na i-end. Why? Kasi it's a lesson for you eh. Lesson sa'yo itong connection na ito. Like, this is your karmic person. This is a person na pwedeng maraming maituturo or meron siyang lesson na itinuturo sa buhay mo ngayon kaya siya nandyan. You know, and maybe if ever na natutunan mo na yung mga lesson na yun sa buhay mo, yung iba spiritual lesson na yun sa buhay mo, na it's time for you to go, leave the relationship, the connection, for you na mas ma-attract yung mga bagong connection, bagong relationship sa buhay mo. And the huge transformation pagdating sa home, house, ayan, and yung iba sa inyo, pwede high chance of pag-travel or paglipat ng tahanan. Yan, sabi ko nga until next year, April 2025. Yan, pwedeng magpunta sa iba. Or maybe, mga kasama mo sa iyong tahanan ang pwedeng dumat. Eto ha, yung iba may dadating, madadagdag additional na tao sa inyong tahanan na pwedeng malayo sa'yo. Or if ever that you have a work or, you know, pwedeng empleyado mo or ang work mo is nasa house or home, so pwedeng high chance na may mag-travel papunta sa iyong home, additional sa iyong home, and this person can bring a lot of transformation for you and a lot of new beginnings para sa'yo with regard sa iyong home. And lahat ng yon ay magbibigay ng growth for you. Ah, okay. So, yung iba pwedeng, you know, maisipan mag-hire ng yaya or cook or ng kasambahay kasi para, why it will bring you, you know, transformation sa sarili mo kasi mas kikita ka ng maayos, mas marami kang kikitain. Pag nagagawa mo ng, I mean, pag may ibang taong gumagawa ng mga trabahong, yan, pambahay na sa halip na ikaw ang gagawa. So, ganun, a big transformation or
and changes pagdating sa home, and nakakita tayo na mas magbe-benefit ka dito. Kasi pwedeng ito yung nagbibigay ng restriction sa'yo para magawa mo yung mga dapat mong gawain, yun, you know, habang wala itong taong ito, syempre nagkakaroon ka ng limitasyon pagdating sa career mo, sa work mo, hindi mo magawa ng maayos. So, during this time, no, yung additional na itong taong ito sa'yo, or addition ng pagdating sa home, yung mga areas na hindi mo mapansin or hindi mo mapagtuunan ng pansin is pwede mapagtuunan mo na ng pansin ngayon. Okay, so some of you, there's also a possibility of changes pagdating sa business, career. You know, it's having conjunction with the planet of Mercury. Ayan. So, pwedeng... pwedeng kung ano man yung mga changes, new beginnings na maisipan mo with regard sa iyong negosyo, if you have a business, or yun nga, starting up something, like starting an investment or business, or yung iba could even be purchasing of something, pagbili ng something na makakatulong sa iyo financially, like yung iba bibili ng cellphone gadgets, or bibili ng yeah, ng mga additional investment sa iyong career or maybe with regards sa iyong home. Okay? So, nakikita natin yung mga pagbabago sa iyong daily activities with regards sa ngayon hanggang next year, mga pagbabago, no? Partnership, relationship, connections, and nakikita natin na malaki ang maitutulong ng mga lessons na natutunan mo sa partnership or relationship. Okay? So, pwedeng may mga tao din na maybe partner mo, magturo sa'yo kung anong dapat gawain, and this would bring you a lot of growth if you would put action dito sa mga i-advise or ituturo sa'yo ng particular person or maybe partner mo. Okay? So, pagdating sa communication, if ever na ikaw ang career mo is nasa online or what, there's an increase of sales, or if you have followers, viewers, or you're a social media influencer, or maybe you work or nag-earn ka through blogs and sa website, nakakita tayo ng increase of sales or increase of followers, subscribers dito. Yeah. Maganda kung ano, kung gagamitin mo itong time na ito to be more productive. And if ever that there's something na kailangan ng tapusin sa buhay mo, maybe with regards to a friend, yun nga, either a relationship with a friend na ilalagay siya sa deeper level of commitment, pwede magkaroon ng action regarding dyan. Or if ever that there's a toxic friend na parang hindi mo na to feel kasi itong friend na to, or empleyado or katrabaho na parang nararamdaman mo na hindi siya nagiging totoo sa akin, or hindi ko na... Kasi there's this shadow side na makikita mo ngayon eh. Ba? Diba? Maybe something na, friend mo na ito, hindi mo alam, matagal mo na pala siyang gusto, pero masyado kang, you know, in denial with regards to that, then pwedeng magre-resurface yun ngayon. Na pwedeng makita mo, ay gusto ko pala talaga siya, and then pwedeng ito, mapunta siya sa deeper level of commitment, new relationship. Ayan. And yung iba naman, yeah, pwede, but high chance of arguments and pag-aaway na may kinalaman sa friends. Yan. And, yeah, pwede magkaroon ng ending because it's having opposition with the planet, with the asteroid Chiron. Wounded healer. High chance of pag-aaway. Pero if you want to grow something, no, gusto mong mag-grow,
gusto mong mas matuto with the use of social media, with the help of a friend, nakikita natin na magbe-benefit ka dyan and maaaring magkaroon ng new beginning sa'yo dito and a lot of growth sa'yo dito. Pagdating sa career, yeah, partnership with a friend or maybe money of someone, inheritance, ayan, or a money of someone, loan, can help you grow during this time, okay? With regards to your business or with regards sa iyong career. Yan. So, kung may mga balakang bilhin, high chance din na ito makatulong ito sa'yo para mas mag-grow ka pa, mag-heal kung ano man yung mga problem. Halimbawa, sa business, sa negosyo, medyo kailangan na ng mga repairs, ganyan. And if ever that you want to grow your yourself, kailangan mo bumili ng computer, ng technology, you want to use technology para mas mag-grow ka palalo, that is also possible during this time. Okay? So, a lot of improvement sa'yo. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.